ipapakita ko sa inyo what's in my bag. So, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung laman ng bag ko. So, ayun. Yeah. So, ito yung bag ko, Michael Kors. So, kung napapansin nyo guys, wala siyang zipper. Kasi, every morning, kapag pumapasok ako, andito ko nilalagay yung food na binibili ko. And may mga dalam, kung may dalaman akong fruits, nasa tupper din siya, kaya medyo malaki. Kaya yung gusto kong bag, mga ganitong type, pero ano naman ako. Kahit anong brand naman, but I like this brand, Michael Kors, kasi maganda, simple, pero classy. So, yun guys, papakita ko sa inyo yung laman niya. So, unang-una. So, ito ko nalang lalagay mo. Unang-una is yung pouch ko. So, ayan. Hindi to nawawala every time na umaalis ako. Lagi ko talaga tong bitbit. Pero minsan, iniiwan ko siya sa work kapag may pasok ako. Then, inadala ko na lang kung ano lang yung kailangan. Yung kailangan ko talaga. So, ang laman niya sa loob is yung powder, blush on, yeah, sunscreen protector, Bello is Life, hairpin, lagi akong may hairpin kasi before may bangs ako, pero tinigyawat ako kaya yun, maikli pa siya, kaya hini-hairclip ko na lang sa gilid. So, ayan, lipstick, lip and cheek tint ng Benefit, lip balm Nivea and lipstick Chanel and then pangkilay. So ayun yung laman yun. Tapos meron din akong clip dahil ulit sa bangs ko kapag ayoko ng hair clip. So yun yung ginagamit ko. So ayan, next, lagi akong may dalang alcohol. Alam niyo na, kapag nagka-touch tayo sa mga bagay and kakain tayo, mahalaga na nak-cleanse natin yung kamay natin. And then, itong lotion, yan, hand and body lotion siya. Yan. Sobrang bango nito, guys. Ang bango talaga niya kapag in-apply mo siya sa kamay mo, sa katawan mo, naiiwan yung amoy niya. So, ayun, my eyeglasses, EO. Eyeglasses. Hindi lang ako nag-eyeglass kapag nagbablog ako, pero malabo talaga yung blurry na yung eyes ko. And then, ito, suklay. Yeah. Gusto ko yung mga type ng suklay na ganito kasi malambot siya. And, wala lang. Feel na feel ko siya gamitin. Masarap. Tapos, cologne. Yan, bench. Panyo. And then, lagi ko din dala yung passport ko. Yan. Kasi, andito ako sa ibang bansa. So, and bago rin akong kasal sa Taiwan. So, lagi ko itong dinadala dahil yung ID ko is temporary pa lang. So, kailangan as if tayo kapag magta-travel. Kaya, lagi ko na lang siyang binibit. Old and new passport. So, ayun. And then, may dala rin akong mask. Since winter nga dito, guys, mahalaga na may mask tayo. May mask kapag lalabas ka ng bahay para yung hangin na malalanghap mo, safe naman. Kasi madalas kapag winter, sobrang hangin talaga. So, yung lahat ng dumi na ano, na mga sa highway, sa kalsada, nalalanghap mo. Kaya, ayun. So, ayun. ID, keys, yan. Dito ko nilalagay yung mga susi ko, guys. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi sobrang makakalimutin ako. So, one time, pumasok ako ng office. And hindi ko nadala yung ID ko. Ayun, nakalimutan ko siya. Nakalimutan kong isabit dun sa ID ko. Kaya ayun, the next day, na-realize ko na bakit wala yung keys ko dun sa ID ko. Ayun, pumunta dito yung co-workmate ko para pagbuksan ako ng lalagyanan for headset and charger pero naiwan ko sa bahay. So, meron din ako coin purse. Yan. Lagi akong may ganyan kasi ayokong sinasama sa wallet ko yung mga bariya-bariya. So,
Meron din akong payong! Ang late, diba? So, 100 empty lang yung bili ko dyan, guys. Pero, meron talaga akong payong na automatic, pero medyo malaki. Kaya, mas gusto ko to kasi, late lang niya. Lagi akong may ganito sa bag, para yung bag ko always mabango. So, ayan. Lagi din ako may dalang wallet. So, ayun, Michael Kors ulit. Hindi naman ako talaga fan ng Michael Kors, diba? Pero, ewan ko, gustong-gusto ko lang yung mga design niya and yung color niya, very light lang. So, ayan, sa likod, meron siyang yan. Dyan ko nilalagay yung mga resibo. Yan, mga resibo. Kasi guys, yung resibo dito, pwede kayong manalo ng cash. So, niraraffle-raffle yun. So, kung sa resibo nyo, merong mga number doon na meron doon. So, yung isang number na may makuha kayo, I think 100 or 200. So, kung may makuha kayo doon lahat, mas malaking bagay. So, ayan, open ko to guys. Yan. So, ganyan siya. Yan. Picture ko nung carriage siya ko. Yan. And then, yung mga ATM ko. Tapos yung mga ID ko sa Pinas. And eto guys, yan. Eto yung swaka na ginagamit ko every time na nagta-travel ako dito. So, din akong may dalang picture 1x1, 2x2. So, nandyan na lahat. Kasa din dito yung phone ko. Kaya kapag umaalis ako, eto lang talaga yung dinadala ko. Tsaka yung cellphone ko. Pinapasok ko lang siya. And then, kasyang-kasya. And then, lagi din akong may dalang napkin. Pero kanina may dala din akong liner, pero hindi ko nagamit ko na, kaya hindi ko na maipakita sa inyo. So, ayun on, gumagamit din ako ng Lutafit. Yan, everyday ko din siyang dala kasi nakakalimutan ko. Minsan iniinom ko siya sa tanghali, minsan naman sa gabi. Yan, lagi ko din dala tong stamp, yan. Kasi dito sa Taiwan, guys, hindi uso dito yung signature. Like sa atin, di ba, kapag pupunta ka sa bangko or sa mga government agencies, pirma lang, sulat kamay, okay na. Pero dito sa Taiwan, sobrang mahalaga yung mga ganitong stamp. Kasi dito, yan, nakalagay dyan yung, ayan, yung name mo. Pero ako, dalawa yung ganito ko, hindi ko na dinadala yung isa. Kasi yun yung, yun hindi yun updated, yung gamit ko dong last name nung pagkadalaga pa. Pero dito yung surname na ng husband ko. And then, so ito, with surname to guys, yung ganitong type ng stamp. Tapos, yung ganitong type naman, usually, ito yung ginagamit sa mga bank kung magpapa-open ka ng bank account. So, kailangan, hinihingi nila to. So, ang nakalagay lang dito is yung name mo lang talaga. So, ayan. Ayan, Janilyn. So, lagi ko yan dala, guys. Pati yung passport ko, pati yung temporary ID ko na ginagamit dito for resident. So, ayun lang guys, yung ma-share ko sa inyo today. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog. And don't forget to comment, like, and subscribe. And click nyo na rin yung bell button para every time na may upload ako, is ma-notify kayo. Yun lang guys, have a nice day. Bye-bye!